1, 2, 3, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito sa awa ng Diyos. Diyos ang Diyos pa rin ang dating, di ba? So yon, sabi daw ni Po, kamusta daw kayo? Namiss daw kayo ni Po, o, di ba? Buti pa si Po namimiss kayo. Kayo, hindi nyo siya namimiss. Ayun guys, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nanood nung last video ko dahil umabot siya ng 500 views in 24 hours. Thanks God. Thanks sa inyo. Kasi nakakatuwa lang, di ba? Sana marami tayong natulungan or nabigyan ng advice. So, sa mga nanood po, maraming salamat. Kung hindi nyo naman nagustuhan, okay lang. Charot. So, yun. So, ngayong araw na to, ang chichikahin natin ay dapat bang maging kaibigan ang ating mga ex, mga dati nating karelasyon na minahal natin noon. Dapat ba talagang i-continuous natin yon as a friendship? According to my experience, guys, ako sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, marami ako naging karelasyon. Siguro siyam, diba? Pero lahat yun matatagal at lahat naman yon ay minahal ko ng taos sa aking puso, ng 120%. Pero aaminin ko rin sa inyo, hindi nag-work sa akin yung maging kaibigan yung ex ko. Wala pa akong ganun experience. Bakit? Kasi, bago naman ako makipaghiwalay sa bawat relasyon ko, ay talagang dumaan ako sa matinding desisyon. Kumbaga, parang lahat kasi yun eh, parang nauuwi na kayo na parang nagloloko na yung kapartner mo, marami na mga nangyayari, nagbubugbugan na kayo, charot, bubugan na kayo. Dumarating na kayo sa punitong na grabe na yung pagtatalo ninyo, hindi na maganda yung nangyayari. So, we need to break up na talaga. Pero, yung time na ikaw, yung nasasaktan ka, yung nakikipaghiwalay ka sa kanya, dumadaan ka sa proseso. Yung proseso na umaasa ka pa rin na maayos ang lahat, dumadating ka sa punto na halos binababa mo na ang pagkatao mo, dumadating ka sa punto na parang hindi mo na nakikita ang sarili mo. So, dumadaan ako sa ganong proseso, promise. And then, nakikita ko yung sarili ko na parang napapabayaan ko na ng bonggang-bongga, tapos hindi na ako nagiging masaya dahil sa kakahintay mo ng second chance. Pero wala guys nangyayari. Kaya dumadaan na ako sa desisyon na this is it. Enough. Diba? So yon. So para ibangon mo naman yung sarili mo. So ang tanong ko doon, paano mo magiging kaibigan yon kung nag-desisyon ka na parang okay, this is enough na. Kasi hindi niya nabigyan ng value yung pagkatao mo. Yung mga time na nasasaktan ka, na pinabayaan ka niya, tapos gusto mo siyang maging kaibigan, babalik siya sa'yo para maging kaibigan. Parang sobrang bait mo na noon. Parang it's over. So parang kilalang kilala mo na yung pagkatao ng taong yon. Parang pabalibalik ka rin mo man yung mundo, isa lang may iisip mo, sarili mo lang ang iniisip mo. Dahil kung iniisip ka niya, tutulungan ka niya sa kung paano ka makakapag-move on. Diba? Hindi ka niya papabayaan na masasaktan ka ng ganon. Hindi ka niya papabayaan na iiwan ka niya na lang ng ganon-ganon na lang. O, diba may bitterness na nararamdaman? No. Nakapag-move on naman ako sa lahat sa kanila. Pero kasi gusto ko lang din matutunan ninyo kung may mga pinagdadaanan kayo na ganitong bagay, pwede naman ninyo maging kaibigan. Depende yon sa kung paano kayo naghiwalay. Depende yon kung ano yung pinagsamahan na meron kayo, kung maganda ba ang ending ninyo at kailangan nyo lang talaga maghiwalay. Kasi depende, may mga tao na kailangan nating maghiwalay kasi lalayo ako, pupunta ako sa malayong lugar, di ba, Geisel? Pero yon, pwede mo sigurong maging kaibigan yon. Pero kung nauwi kayo na parang alam nyo yung basag na basag kayo, di ba sabi nga sa magkaibigan tayo, more than na naghiwalay tayo na pangit ang nangyari sa isa't isa. Yung kumbaga pangit yung naging ending ng istorya. So, dapat talaga laging maganda ang ending. Kaya ako talaga dumadating ako sa punto na I try to fix yung sitwasyon kasi parang hindi man kayo mag-work as a friend and as a relationship, baka naman pwede tayo maging matalik na maging magkaibigan. Pero kapag hindi talaga nag-effort ang tao na yon, so wala na akong magagawa doon. I need to let go na siya. Tapos hayaan mo na siya at sana wag nang bumalik. So yun. So kasi anyway, hindi niya nakita yung value ng pagkatao mo. Marami kang marami kang ginawa, marami kang sinakripisyo, pero hindi niya napakita yun sa'yo. So parang doon sa part na yon, ano pa yung use na para magiging magkaibigan tayo?
di ba? So, enjoy your life, i-enjoy ko din ang buhay ko, di ba? Kasi marami ka naman taong mamimit, hindi mo deserve na maghintay or hindi mo deserve na maging kaibigan pa yung ex mo kung hindi naman niya binado yung relationship ninyo before. So, ako para sa akin, choose to not friend. But depende yun, guys, ha? Depende sa inyo. Kung sabi ko nga sa inyo, kung maganda naman yung ending ng relationship ninyo at gusto mo pa rin ma-extend yung ano ninyo, pagiging magkaibigan ninyo, go ahead. Pero ako talagang no. Tapos na ako. Hindi na kita babalikan kasi maraming beses na akong tumagling para balikan ka pero hindi mo ako binigyan ng panahon. Di ba? So yun. So parang ganon. Kasi ako naman, hanggat maaari ko, sino yung nagiging karelasyon ko, gusto ko sila na yung makasama ko forever. Pero kapag once na nasaktan nila ako, so I can adjust naman. Bakit hindi, di ba? Depende yon. Kung may second chance, third chance, paulit-ulit. So okay yon hanggat mahal kita. Pero kung hindi tayo nag-grow at parang feeling mo ay laging ikaw yung agrabyado, sandali lang muna. Kasi madalas kasi sa mga nagiging karelasyon ko, ang ending kasi, puro mga insecure na hindi ko alam kung bakit. Ano ba yung kinai-insecure nila sa ganda na meron ako, di ba? Nai-insecure sila, tapos ang tumatanim sa utak nila, magsisikap ako para ipakita sa'yo na ano. Yung alam mo, parang mga teleserye. Parang hello, sinasabi ko, nagre-real talk lang naman tayo dito. Charot, di ba? So yun, so... Kasi minsan kasi yung mga nagiging ex ko din, hindi din nila nakikita kung ano ba talaga yung totoong buhay nila. Kala mo parang laging-laging aping-api sila sa buhay nila. At kapag hindi mo sila naintindi, feeling nila pinabayaan mo na sila. Ganon ang mga istorya nila. So yon. So ako, sabi ko nga, ang maganda lang talaga sa akin, hindi naman ako nakadependent sa kanila. Hindi ako nakadepende talaga sa kanila. Lagi ako na parang andoon ako na may stand talaga din ako sinusunod. So, andoon ako sa process kung paano ko susundin yung sarili ko. Una, syempre, hayaan mo masaktan ka, hayaan mo malupog ka. Pero kapag nakabawi na ako at napagdaanan ko na yung proseso, good luck talaga. Dahil lalabas na ang totoong sound brusa. So, yun. So, value yourself. Mahalin mo ang sarili mo. Kasi wala namang ibang magmamahal sa'yo kundi ang sarili mo lang. Kung mamahalin ka ng ibang tao, napakaswerte mo. Kasi binabaliw niya talaga yung pagkatao mo. Ako talaga sobrang swerte ko kayo. Kasi binabaliw niya talaga yung pagkatao ko. At nararamdaman ko yun ng bonggang-bongga. Hindi katulad ng iba na naging ex ko na marirealize sa huli na, oh, mahal kita kasi dito ganito. Ay, nako, ano ba? Di ba? Tapos na, doon ka babalik. Kung kailan nagdesisyon na ako. So, yon. So, kung hindi naman nila feel bumalik, eh, good for them. Kumbaga, parang ako masaya ako na nakikita ko na nagmumove talaga yung buhay nila ng bonggang-bongga. Ayun, masaya ako kung ano yung nangyayari doon sa buhay nila, pero hindi na ako interesado talaga. Ganun yung dumarating kasi ako sa puntong ganun na parang, I'm not interested anymore. Bahala ka sa buhay mo. Kung mag-grow ka, thanks God. Kung hindi naman, wala na akong magagawa. Kundi God bless you nang talaga. Kasi parang feeling ko, bangungot. Parang feeling ko kasi, naging abusado at inabuso ka naman ng todo-todo. Tapos hindi nila nakita yung mga mali nila. Tapos yung lahat ng mali mo, sinisilang sa'yo. Parang, paano magiging kaibigan yung isang klaseng taong ganun, di ba? Pero, sabi ko nga, kung meron man akong ex na halimbawa, yung talagang mag-e-effort siya, ha? Kasi yung iba bumabalik lang sa'yo kasi para ipakita nila, oh, ganito na yung buhay ko, look at me. Parang, and so, parang, edi good for you, ganun lang, di ba? Pero may mga ex kasi na, yung alam mo yon, yung sincere yung pagbabalik nila, yung sincere yung papakita nila sa'yo, yung talagang magbibigay talaga sila sa'yo ng effort, yung mag-e-effort talaga na maging kaibigan, I think siguro, ayun, i-accept ko yun. Bakit naman hindi, di ba? Kung talagang willing naman siya makipagkaibigan sa'yo ng todo-todo, yung parang ibabalyo kanya as a friendship, yung gusto niya yung relationship ninyo, hindi masisira dahil magkaibigan kayo. Masarap kaya yung ganon. Yung may dati kayong pinagsamahan tapos parang nasira kayo tapos pero nakita naman niya yung halaga mo at talagang nagsikap naman siya sa'yo. Bakit naman hindi? Bigyan mo yun ng pagkakataon kapag ganon. Pero kapag yung feeling mo babalik siya sa'yo para iparamdam lang sa'yo na ganito, ganito para manghinayang ka sa kanya, ay nako, wag na. Dibali na lang, di ba? Or
kung available ka, tapos malay mo dumating ang panahon na available ka at talagang available din siya, and then kayo, pwede naman mangyari yun, di ba? Ako, siguro willing ako sa ganun. Yung mga tipong parang, basta siya yung mag-e-effort ha, hindi ako. Basta mag-effort siya, tapos ipakita niya sa akin yung sincerity, I think go ako doon. Pero kapag hindi, tapos ako pa rin mag-e-effort, tapos ang ending ay parang magagamit ka pa, ay naku, wag na. Aanuhin ko naman siya kung magiging imbyerna naman ang buhay ko. So, mas maganda nang i-let go mo na lang yung pagganon, di ba? Kaya nga tulad yun ang sinabi ko, depende yun sa inyo, depende sa naging karelasyon mo, depende sa pagkatao ng karelasyon mo. Pero kung tingin naman ninyo na nag-e-effort naman siya at gusto niya maging magkaibigan kayo, why not? Pero kung parang may something tapos parang feeling mo ay magugulo ang buhay mo, wag na lang. So, kasi wala namang problema eh kung hindi na natin sila babalik. Kaya talaga, pananaw ko sa buhay ko, mas magandang maglakad ako dire-diretso kesa naman yung lingon ako ng lingon tapos babalikan ko pa yung mga taong yung mga tao na parang napagdaanan ko na. So, siguro mas maganda, tuloy-tuloy yung move mo, tapos kung sino yung mamimit mo na bago, yon. Ako talaga, lagi ko itong dahilan sa isang tao na minahal ko. Lagi ko itong sinasabi, lagi ko itong pananaw sa buhay ko. Mas magandang magmahal ako doon sa taong hindi ko kakilala, kahit alam ko na parang feeling ko ay susugal ako dito ng bonggang-bongga, okay lang yon. More than doon sa kakilala ko na, alam ko kung anong pilates ng pagkatao niya, tapos babalik ako sa kanya, no way. So, yon. Ganun talaga ako. Mas gusto kong makakilala ng parang may excitement. Mas gusto ko talaga doon sa tao na alam kong may excitement na mangyayari, more than doon sa parang ay alam ko na nangyari na yan noon, di ba? So yon. So kayo guys, ano ba tingin ninyo? Dapat ba talagang maging magkaibigan kayo ng ex ninyo or ng dati mong karelasyon? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yon guys. Guys, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. And then, sa inyo lahat, always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you next time!